Uy. Dito ako, inupakan ni Cedric. Tinanggap ko na lang lahat kasi kasalanan ko rin naman eh. I betrayed him. Ang importante, nagkaayos na kayo. Ako, hindi naman ako nag-alala kasi parang kapatid mo na si Cedric. Sa totoo lang, parang mas kapatid mo pa siya kaysa sa tunay mong kapatid eh. Hindi naman siya pinalaki ng dad at stepmom ko eh. Ibig sabihin, bukas pa ang puso mo na mag-reach out kay Xavier. Bakit? Tinaalala ko lang yung sinabi mo sa akin dati tungkol sa kapatid ko. In a way, I feel that I betrayed him as well. Project ng kuya mo? Angas ah! Maangas naman talaga si kuya. He'll do whatever he thinks is right even if kontra si dad. Sana nga, kaya ko rin gawin yun. Bakit hindi? Si mommy. May ipit siya if I do that. I feel so useless. Hindi na ako sinasama ni Emilio sa mga plano niya. I'm afraid he thinks na baka I'm stupid! Tito Emilio thinks you're stupid? No, she is stupid! Ano ba? Anyway, I was saying, Patricia, nag-suggest ako kung anong pwedeng gawin para gumanda ulit ang image ng Link. Wala. Ni isa sa mga suggestions ko, hindi niya pinakinggan. Hindi rin nakatulong yung problema ko kay Xavier. Just give it time, tita. Wawala rin ang pagka-rebelde ni Xavier. Lumalakas ang loob niya kasi nakita niya kung ano yung ginawa ng kuya niya. What? Because Andre is succeeding? Because Andre did what is right. Ano ba talaga kailangan mo, kuya? Siya support ng Link? Marketing strat? Nandito lang ako para kamustahin ka. Is this still about my 15 minutes of fame? Kwento sa akin ni Kyle yung nangyari. Alam ko hindi mo kasalanan, pero protektahan mo lang naman siya. Buti nga ikaw naniwala. Dad didn't believe me. Mapakan pa nga niya ako eh. Hindi na pala sinturon, ha? Hindi na. Naalala mo dati? Ikaw lagi yung tinatamaan ng sinturon ni Dad. Kahit pa ikaw yung may kasalanan. Kasi lagi kang humaharang. Dahil nga ayaw kitang masaktan. Kahit sa school nga, di ba? Pag may nabubuli sa akin, ikaw yung bigla na lang dumarating. War freak. Oo naman, gagirain ko talaga yung mga kumag na yun. Hanggang sa natuto na rin ako ipagtanggal yung sarili ko. Hindi dahil sa tinuruan mo ako. Dahil pinabayaan na lang kita. Eh, hindi ko naman kasi kasalanan ko yan na... Ano, na paborito ka ni Dad, na lagi siyang pabor sa'yo. Lagi tayong pinag-aaway ni Dad at ng mommy mo. I realize that it's not your fault, Xavier. That's why I'm here. So inaamin mo, tita, that Tito Emilio was wrong for letting him go. Mali! Mali yung ginagawa mo. Pwede ba just get out? Get out! Get out! Pasensya na po. Hindi po kasi talaga pwedeng dahan-dahan. Ang isa ka pa, mas marunong ka, get out. Get out! Anyway, Patricia, what I meant was, ang mali is for Andre to keep on succeeding and for Xavier to think that what he did was right. I'm here to say sorry. Sorry rin, kuya. Dahil natuto rin akong kalabanin ka. Sa totoo nga nung, hanga ako sa'yo eh. Dahil meron kong panindigan. Idol kaya kita. Cheers. Cheers. I think
think Tito Emilio's gonna lose another son. Hindi yan mangyayari. I cannot lose my son. He is my only link kay Emilio. If I lose my son, mawawala sa akin lahat ng hawak ko kay Emilio. What are you talking about, Tita? I'm afraid Emilio is still in love with Andre's mom. Kapag mawala si Xavier, baka mawala sa akin si Emilio. And if you lose Tito Emilio, you lose your power. I will lose everything. Abdominal crunch para sa abs natin. Ayan, dahan-dahan. Ayan. Adjust lang natin yung weight. Ayan, 20 reps. Let's go. 20? Oo. Oh, upper body warm-up lang yan. Kamag-alala, hindi naman kita bibiglain eh. Sige, kaya ko yan. Game. Game. 1. 2. 3. Yan. 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 Huwag niyo pinagtatawanan yung client ko, ha? Bakit mo ba? Gym instructor ka lang dito. Gusto mo pasisante kita? Baka gusto mo pa-cancel ko yung membership mo. Dito ko may-ari nito. Baka gusto mo ikaw pa-cancel ko. Mali yung ginagawa nyo, ha? Respetuhin nyo yung babae tsaka rumispeto kayo sa kapwa nyo. Bukas po ulit, Coach Luke, ha? Sige, ingat kayo, ha? Thank you, Coach. Thank you po. Coach Luke, salamat nga pala kanina, ha? Kung wala ka doon, baka nag-trending na ako. You're welcome. Pero alam mo, hindi mo na dapat pinatulan yung mga yon. Oh. Yan ako nung bata ako. Lampa, sakitin, laging binubuli. Sobrang insecure ko nga sa sarili ko eh. Kaya hindi ko talaga kayang lumaban. Kaya every time na may nangapi sa akin, umaatas na lang ako. Pero di ba minsan yun naman yung tamang gawin? Minsan oo, pero hindi palagi. Kasi kapag palagi kang umaatras sa laban, mawawalan ka ng respeto sa sarili mo. At dahil sa mga katulad mo na lumalaban para sa mga katulad namin, nagkakaroon kami ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi naman yung tinatrabaho ko, ang magkaroon ako ng pagpapahalaga sa sarili. Kaya ka pa nagpalaki ng katawan? Eto? Panlabas na anyong lang to. Ang wino-workout ko talaga ay yung self-confidence ko. Kasi kapag kumpiyansa ka sa sarili mo at alam mo yung halaga mo, hindi ka tatablan kahit pagtawanan ka, lokohin ka, saktan o iiwan ka pa. Kasi hindi naman mahalaga kung ano yung tingin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Paano? Mauna na ako. Mag-ingat ka. Mabuti naman nakipag-ayos si Andre sa kapatid niya. Sana gawin niya rin sa ibang pamilya niya. Diba? Ay, yan talaga ang gusto ko pang. Sana magkaayos na si Andre at saka yung tatay niya. At syempre, yung nanay niya talaga. Pero ate, kung ikaw ba naman iwan at pabayaan ka ng sarili mong nanay, kung sa akin ginawa ng nanay ko yun, mahirapan din ako magpatawan. Buti na lang hindi ko nanay ang nanay niya. Hindi dapat nagtatalim ng galit sa pamilya. Dapat bukas ang puso ng lahat sa pagpapatawad. Tama si Papang! Nanay niya yun eh. Siyang nagluwal sa kanya, nagbigay ng buhay sa kanya. Kaisa pa, yun naman talaga alam ko anong sakripisyo na isang ina, di ba? Ako pa! Siyempre alam ko po lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa amin, ma'am.
ba? Sana po lahat ng nanay katulad niyo, ma. Eh, magandang simula yung pagkipag-ayos niya sa kapatid niya. Unti-unti yan. Kung may pong sa puso niyang patawarin ang kapatid niya, eh, meron pag-asang mapatawad niya yung nanay niya. Huwag kang mawawala. Graduation ni Kuya Kelps. Sige pa. Thank you. Bye-bye. Wala na pa yun. Kuya Kelps, saan ba tayo magsiselebrate? Oh, ako na bahala magpa-reserve ng restaurant. Wow, ate, saan yan? BGC or Tagaytay? Taas ah. Secret! Mas na special para sa cum laude na. Yes! Hoy, Colleen! Jomer, Jamie! Gayaan niyo Ate Camille sa kay Kuya Kelvin niyo, ha? Tapusin niyo yung pag-aaral, ha? Yes po, Tito. Tito Vic, okay lang yan. Kasi Ateneo, I'm coming for you! Wow, as if naman we can afford. Scholarship? Ay, bayad pa rin yun, no? Ang sabi ni Daddy, huwag daw natin isipin yung gastos. Kung gusto daw natin mag-Ateneo o mag-Lasal, kakayanin daw natin. Sabi niya kaya yun? Well, di nga. Di ba, Alec? Pag nagtatrabaho na ako, sagot ko loan niyo. 1 week. 1 week lang? Kuripot? 2 weeks pag natanggap ako sa kumpanya ni Kuya Andre. Kuya Andre talaga? Official na eh. Di ba, Ate Camps? Yeah! Invite mo siya sa graduation ko, ah. Eh, baka busy, oh. Sige nga. Oo nga. Para ma-welcome na natin sa family natin si Kuya Andre! Ate Kams, baka naman! Gigi, kailan ba ako mananalo kay Master X? Abangan ko na lang kung anong next strategy mo sa PVP natin. G, aral lang muna ako ng mga techniques. Eh, gulo pag class SS kalaban eh. GG, save! Sige, see you next game, kuya! Kaya pala maaga ka umalis sa meeting kanina. Hindi, nagaya kasi si Xavier. Xavier? Yeah. As in Xavier, for real? Pinuntahan namin siya ni Camille kagabi. And we had a good talk. Lakas talaga ni Camille sa'yo, eh, no? I'm sure siya nagtulak sa'yo to do that. It's not just Camille. You know, I realize so much as well. Dahil sa nangyari sa atin. What do you mean? Sabi ko nga, parang kapatid na kita, di ba? So, nagkaroon ako ng atraso sa'yo, humingi ako ng tawad. So, what more sa totoong kapatid? Dami kong pagkukulang sa kanya. So, yeah. I reached out to him. Cheers. Cheers. I heard you reconnected with your brother. Is that true? Who told you? Does it matter? Look, Xavier, remember what your brother did to your dad? To us? Yeah. I also know what you guys did to him. You know, Xavier, soon your brother will realize that he made the wrong choice. Ngayon, kung binabalak mo rin umalis... Bakit? Anong plano mo, Dad? Are you gonna find another way to make him fail? Dad, walang ginagawang masama sa'yo si Kuya Andre. Can't you both just leave him alone? Xavier. Excuse me. Tuloy-tuloy
na sana paglipad ng mga yan. At sana tuloy-tuloy na rin walang problema. Sa inyo ni Andre. Sorry na siya sa akin. And yes, Andre was a problem. Pero I must also admit na may problema rin sa akin. Parang wala ka namang... I was such a sore loser. Mukhang okay ka na naman ngayon. Alam mo, all my life, ako ang nag-aalaga sa iba. Sa kapatid ko, lalo-lalo na sa nanay ko. And hindi naman ako nagre-reklamo, pero gusto ko lang naman sana. Nang may mag-aalaga sa'yo. And I saw that in you. Ano? Yaya? Caregiver? You know, isang taong sincere. May concern para sa iba. May malasakit kapag hindi naman win din. Ganun ka rin naman. Kaya nga, naisip ko na pareho tayo. Na pwede maging tayo. We can take care of each other. Pero, hindi pala. And ngayon, alam ko na, hindi pala talaga. Bro. Bro. Why don't you stay and join us for dinner? Ano ako, third wheel? Okay lang ako. Sure? I'm sure. Kaya na lang. I'll go ahead. Ingat ka. See you. Bye. Sige po, ma'am. Sige, salamat, ha. Kailangan niyo pong tulong? Hindi na. At salamat, kaya ko na to. Ang saya-saya ng pamilya niya po, no? Ulirang ina.